Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo 8:17 PM na. Alam mo, sobrang hectic ng schedule for today. Itong araw na to, talagang sunod-sunod yung mga event. Talagang pagod kong pagod. May nakakaano, aside from the fact of course na nag-work pa ako as entertainment editor ng Abante. So, ginagawa ko pa yung obligation na yun. But at the same time, sabay-sabay mong inaatin ang lahat ng Zoom press ko na yun. Actually, today, back-to-back, Lagares, sabay-sabay talaga. Like kanina, eto, sabihin ko na sa inyo yung mga pinuntahan ko today. Kanina pa lang, mga around 2 PM, sabay ang press ko ni Richard Yap. And ang kasabay niya naman yung sa TV5, syempre, yung tungkol naman sa Puto, si Herbert Bautista at si McCoy De Leon, ang bida doon. Yun yung first. After that, nag-press ko naman si Mike Tan. Si Mike Tan, mahirapan, hindi ko pa, actually hindi na ako nakapagtanong doon. Baka hindi ko magawa ng video, pero sana magawan ko pa rin ng vlog yun. So, tungkol, anyway, malapit na, diba? Father's Day na on Sunday. Yun, then after that, nag-La Vida Lena press ko na at yun na, sumalang sila Janice de Belen, Agot Isidro, of course, Erich Gonzalez, at marami pang iba. Halos all-star cast actually nag-attend. And of course, hindi pa dyan natapos yun. Meron pang nag-presscon pa rin ng talk show naman nila Bianca Gonzalez and MJ Felipe. So yun, medyo na simulan ko lang yun, tapos hindi ko na rin natapos. But pero yung pinanood ko naman, syempre of course, tinignan ko din yung mga chika-chika doon. Pero yung pa, may isa pa ako nakalimutan. So kanina din of course, nag-press ko din syempre, kanina ba? Sige, nalito na ako. And then, ayun, nag-press ko pala si Claudia Barreto rin. So ngayon ko lang ginawa yung vlog na yon. But anyways, pasakalya pa lang ito ng mga chika. So ituloy na natin, ano ba ang dapat ngayon? Mas gusto nyo ba yun? Ay, dun muna tayo sa Erich Gonzalez, of course. Kasi nga, ganito yan, di ba? Si Erich Gonzalez at si Mayo Maurer ay matagal nang magkaibigan. Nagsama sila sa isang pelikula. At yung movie na yun, dun nagkakilala si Kakay Bautista and of course si Mayo Maurer. At alam na natin ngayon kung anong nangyari sa friendship nila. So ayan, umabot na nga sa, well, sa pagbibigay ng statement, umabot na sa pagbibigay ng warning ng mga abogado ko. Ngayon, mga abogado na nag-uusap. But anyways, ano kaya masasabi ni Kakay Bautista na at this point, super chika pa rin si Mario Maurer tsaka si Erich Gonzalez. Hindi ba naging super close si Erich tsaka si Kakay? Mas kinampihan ba ni Erich si Mario or what? Or ako naman, ang attitude ko sa ganito, kung medyo nagkaroon sila ng issue, hindi naman ako pwede mag-take sides because parehas mo namang naging kaibigan yun. So parehas mo pa rin pakisamahan. Kumbaga, ibang friendship mo dito, ibang friendship mo dito, mas maganda lang siguro pagkausap mo itong isa, huwag mo na lang pag-usapan yung tungkol sa isa. Vice versa, ganun na rin yun. Pero syempre, napag-usapan din kung anong feeling ni Erich Gonzalez na bumalik na nga itong La Vida Lena, na ang karakter niya nga mula sa pangit ay gumanda at nagiging tinanong din sa kanya kung na-experience niya ba yon in real life, at siyempre sinagot niya yon. At sino kaya ang mga gumawa nun sa kanya kung na-experience niya? At siyempre tinanong din siya about sa ginawa niyang pagtulong ngayong pandemic. Nakita naman natin halos lahat ng artista gumagawa ng paraan, or especially yung mga of that level, yung kumbaga mga bida sa teleserye, ang dami nilang ginawa talaga para makatulong sa pandemic, lalo sa mga makatulong ngayong pandemic sa mga nangangailangan. Si Erich kaya anong ginawa niya? Anyway, eto sagot ni Erich, isa-isay na natin yan. Pinagsama-sama ko na yan at kayo na ang bahalang mag-react. But anyway, maraming salamat sa patuloy niyo pag-suporta dito sa aking YouTube channel. And of course, lagi niyo, i-click niyo po ang notification bell para at least pag may mga bagong update, malaman niyo agad. So yun na muna for now. Panoorin po natin to, guys! Pinag-aaralan natin yon, and hindi siya naging mahirap because napakagaling ng mga director natin. Of course, Direk Jerry, Direk Jojo, Direk Andoy, nandiyan sila to guide me and yung mga co-actors ko. So tulungan kami dito. It's not just me naman. It's something na hindi ko pa talaga nagagawa before. Yung story na hindi lang siya basta revenge, punong-puno siya ng puso. And nandun talaga yung core natin niya, Pilipino, sa pamilya. And yun, and sino ba naman ang hihindi sa ganitong klaseng project, diba? And grateful tayo sa patuloy na pagtitiwala sa pamilya. And of course, nag-grateful. And
Ay, sa lahat yung kasama natin sa project na to. So, they said yes. Relatable po talaga siya sa lahat. Not just for me. Sa lahat po ng manonood. Dahil like what I said kanina po, at one point in our lives, lahat naman tayo, di ba, nagmahal, nasaktan, and nagpangon sa lahat ng pagsubok sa buhay. So I think yung perspective lang po talaga natin, di ba, kumbaga, just let go of the things that you cannot control and mas mag-focus ka na lang sa mga bagay na kaya mong kontrolin and focus ka lagi sa mga magaganda, mabubuti. Look at the brighter side and yung positive lang po lagi. Ako personally, kahit na anong mangyari sa kahit na anong sitwasyon, lagi kong pinipiling maging mabuti na lang, di ba? At saka intindihin na lang yung ibang tao siguro. And yeah, let's just be kind na lang lagi. Bahala na si God. Sa kanya-kanina, nagkamustahan kami. I don't know, pero syempre open tayo, di ba? Mario is a good friend and nakakatuwa lang na kahit matagal na kami nagkatrabaho dun sa aming movie na ginawa sa Thailand at dito, nandun pa rin yung communication, yung friendship, hindi nawala. So, yun, game tayo dyan. Game tayo for anything. Sa social media. And, I mean, hindi ko po inaano yung mga nagpo-post sa kanya-kanya naman po tayo. Basta po para sa akin, pag may pagkakataon na tumulong, maliit man po yan or malaki, wala naman pong maliit na bagay pagdating sa tulong. Tulong is tulong pa rin po yan. And yung pagiging responsable rin, di ba? Like sa sarili, sa bahay mo rin naman yan nagsisimula. So, yun, hindi lang yung sarili mo yung iniisip mo. You think rin para sa ibang tao.